si Alex kung meron kang additional thoughts. As an MFF veteran. Okay na. Ang Pasko ay para sa mga bata. Ang pelikula namin ay para sa mga bata. So, lumabas yung list of cinemas ng Firefly and medyo ano nga, parang hindi ko alam kung is the right word dehado or konte for an MMFF film. So, meron po ba kayong message na parang kahit ganun ka konti yung sinehan, you can prove that, you know, the movie is worth watching kahit ganun ka konti or karami yung sinehan. Alex, ikaw lang una. Ay, sige, then kasi. Well, yun, personally, ako din, panaisipan din sa akin yung bilang ng ano ng cinemas kasi hindi ko rin naman talaga alam yung proseso kung paano yung nangyari. Pero totoo din naman yun hanggang ngayon na kabilang kami doon sa mga pelikula na pinakakukunti talaga yung sinihan. Kaya naman, sa amin, sure kami na ginawa namin yung lahat ng makakaya namin para mapahusay, mapaganda yung pelikula. At ginawa talaga namin yun para doon sa mga tao. So, nakakalungkot na konti na yung makakapanood, di ba? Parang na-dedicate yung, ano, yung purpose na gumawa ka ng pelikula, gusto mo mapanood ng mas nakarirami kasi may gusto kang iparamdam, may gusto kong iparating sa kanila, tapos hindi makakarating. Parang ganun. So, yun. Sana, lalo-lalo na doon sa unang araw, December 25, panoorin ng mga tao yung Firefly. Tapos, wala namang sabilitan yun. Pero kung nagustuhan nila yung pelikula, sana ipakalat nila. Kasi hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung inaasahan namin na magpadami ng maraming mga sinihan na magpapalabas ng Firefly. Pero direct na flatter ka pa kasi ang daming nagka-clamor din na more cinemas for Firefly. Especially those na nakanood ng advanced screening. Hindi, sobrang nakakatawa kasi after din namin mag-DCP testing, sure na yun eh, di ba? Parang wala na kami magagawa dyan. Bibigay mo na sa universe paano na ito buhusgan ng mga tao. At yung mga unang mga nakapanood, nagustuhan nila, yung siguro yung balik sa amin. Kasi 150% sure, ginawa namin lahat ng makakaya namin para maibigay ng buong puso, para maibigay yung magandang palabas para doon sa mga tao na nag-transcend naman, I think. Kasi hindi naman namin pinilit yung mga tao yun, di ba? Parang sila mismo yung naramdaman nila na nung pinanood nila yung pelikula, hindi sila selfish dahil ang Pasko ay panahon ng pagbibigay. Gusto nilang i-share yung pelikula sa mga tao. Gusto nilang i-share kung ano yung naramdaman nila habang pinapanood nila yung pelikula. And then I think gusto nilang i-share kung ano man yung mensahe or yung pakiramdam na gusto iparating ng mga pelikula dun sa audience. Feeling ko hindi lang ito ano eh, hindi lang ito natatapos dun sa gusto nila kaming tulungan. Gusto nilang tulungan yung pelikula ng Firefly para magkaroon ng maraming sinihan. Kundi gusto nilang mapanood ng mas nakararaming tao din. Kagaya din ng kagustuhan namin. Si Alex, kung meron kang additional thoughts. As an MMFF veteran. Okay na. Ang Pasko ay para sa mga bata. Ang pelikula namin ay para sa mga bata. So, yeah. Okay. Kanina, survey ako sa mga friends namin dito na nakapanood na ng Firefly, ano? At consistent sila sa nagsabi na maganda at saka nakakaiyak. Ako hindi pa napapanood kaya. Pero what are you most proud of sa pelikulang ito? Ano ba yung aspeto na talagang pinagmamalaki nyo sa pelikulang ito? Ano naman? Parang nasabi naman yung lahat. Tsaka proud ako sa'yo kasi mainstream na tayo. Charot. diba? I mean, proud ako na nang magawa ng isang napakagandang kwento na mag-iiwan talaga ng maraming markahan, maraming tanong. Ang description ko nga kanina is the greatest love of all, ang pagmamahal ng isang ina at ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Medyo, yun. Maganda yung story namin, maganda. Script pa lang, maganda na siya, sa totoo lang. Tapos nung na-shoot, ganun pa rin. Tapos na-parad ko, maganda pa rin. So I guess,
kami na to. Sabi nga ni Derek Zip, ito ay isang kwentong nanay, so asking you as the nanay. Apart from mainstream na si Derek, what made you say yes to this film? Magandang kwento. Tsaka ano talaga siya? Kwentong nanay. So, pagka nakabasa ka ng ganyang script na alam mo, bihira lang. Kasi syempre sanay tayo kung hindi romance, comedy, itong ganitong casting genre, medyo konti na lang yung gumagawa, hindi ko na maalala yung last. So parang pag nakabasa ka ng script na ganyan, gusto mo sumali sa project kahit ano yung role mo, di ba? So thankfully, yung pinakamagandang role yung sa akin, pasensya ka na. Ikaw ba as an actor, iba ba yung approach mo when doing realist versus doing a fantasy film or a fantasy project? Depende. Kung kunyari, yung fantasy project, hindi kong naka-costume talaga na medyo, siguro pa medyo robotic yung actor. Wala masyadong facial expressions, yung pagdiwata na. Pero for this film naman, di ba pagdiwata ganito lang? Di ba ganun lang? Di ba ganun ang acting? Kasi may pa-flower kang gano'n, di ba? Hindi tayo mapapatalo sa kanila. Ganun ang fantasy. So, dito naman, normal naman ako. It's just that yung syempre, yung imagination ng bata, tapos pareho kami magaling mag-drawing. So, talagang nakikita mo sa screen yung imagination din na magina. Yeah. So, let's talk about UN. How is it working with an incredible young actor like him? Incredible for real? Yeah. Impossible too. Chocolate. And how are you able to establish the mother and child relationship sa film? Madali naman. Agad-agad siya. And ang una kong kinaibigan yung nanay niya. Chinek ko kung anong personality niya. Diba, para makita ko na, okay. So, mami niya is younger than me. So, pasok na pasok ako bilang nanay niya, in short. And then, ayun na, parang small things over food, diba? Kichiria, tapos asaran na kayo, ganun. Madali naman. Kasi siguro nga, yun nga. Sanay naman na siya, parang hindi naman yung first time. Well, that's good to know.